Ascenso tayo, Pinoy! Ascenso tayo, Ascenso Pinoy! Isang simpleng dahon, pero alam nyo bang pwede itong maging isang piece of art? Yan ang pinatunayan ni Edimar Paclibar, isang leaf artist mula sa Iloilo City. May sariling likha at talentong may markang galing sa puso. Bali, nag-start po ako ng leaf art kasi na-discover ko siya mga last year nung pandemic. So, nung nakita ko siya somewhere, parang na-amaze po ako nga parang gusto ko rin po siyang itry gawin. Kaya yun po, sinimulan ko siya, parang challenge lang ako kasi parang very intricate yung mga details if ever, kaya inay ko lang po siya. Before po ako nag-leaf art, gumagawa na po ako ng mga paintings, mostly mga watercolor paintings po. And I'm a graduate of architecture po kasi, kaya may background po talaga sa art kahit paano. Kaya yun po, from the high school to college, tuloy-tuloy na yung paggawa ko na rin ng mga artworks. For the process po, first step, meron na po akong dahon. Usually yung ginagamit ko po is yung dahon ng langka. If meron na po akong dahon, i-sketch ko na po dun yung layout ng gusto kong gawin. Tapos pag natapos ko na po siyang i-layout, dun ko na po siya dandaan na ikapat hanggang matapos. Actually, di naman siya abutin talaga ng araw. As much as possible, need siya matapos ng madalian. Kasi yung dahon kasi, pag tumagal, natutuyo na siya. Tapos may tendency na mag-brittle. So, pag nag-brittle siya, mahirap na talaga siya medyo gawin. Kaya, as much as possible, need siya matapos ng mas maaga. Yung pinakamadali siguro, matatapos ko na siya mga less than an hour. Tapos, if very intricate siguro yung mga details, mga more or less 2 to 3 hours po. Nung nag-start na ako tumanggap, bali nag-start siguro ako mga 500 lang muna per leaf art. Pero it really depend talaga sa ano pa, sa details talaga nung ipapagawa. For now, yung standard ko na ngayon is nag-range na siya between mga 700 to 1,000 pesos. Pero depende po talaga siya pag ano, sa image talaga na ipapagawa. Yung favorite ko siguro sa mga lahat na nagawa ko na is yung mga landmarks po sa Iloilo dito sa ano, sa city namin. Kasi parang yun yung first na mga ginawa ko na parang medyo intricate talaga yung mga details. Tapos nung pinost ko na siya, parang maraming naka-appreciate at parang doon talaga una naging viral din yung mga works ko. From there, parang tuloy-tuloy na ako din na gumawa. Continue doing their passion, just work hard for it, and just keep on practicing para mas ma-improve pa yung talent nila, yung skills nila. Kasi kahit ako, I still keep on practicing pa para mas ma-improve pa yung skills ko. And if it is something na they would be able to earn from it or to monetize their skills, that would be good kasi diba, they're already doing their passion at the same time, nakaka-earn pa sila. So, yun. Tapos, most importantly siguro, they just have to love really what they are doing and just enjoy the process. Kahit maging busy na po ako, I will still keep on running this because it's not just for me, parang it's already been a passion for me kasi first of all, you know. So I think what motivates me really is to continue doing this art is my willingness to share to the world my God-given talent. And I believe po kasi that art could make a positive impact po sa mundo. So, yeah, I think I will still keep on doing it. And more than anything else, I can't imagine myself po kasi later on na not doing any artworks. It's like a part na ng sistema ko. I need it for life. So, yun po, as much as possible, I find time to improve my skills and sustain my passion. For those po na gustong magpagawa ng leaf art commissions, you can message lang po to my Facebook page, Bukit Dahon.
And meron din po akong Instagram account, personal Instagram account ko po. Yung iba pong leaf art ko, doon ko po pinupost at Edimar Pactibar lang po. Learning is a lifelong process, mga Kapinoy. Tulad ng isang dahon, malagas man ito sa puno, muli pa rin tutubo sa panahon ng tagsibol. Ang pagtitiyaga ni Edimar sa pagbuo ng isang leaf art ay kakikitaan ng tunay na pagmamahal sa kanyang talento. Edimar Pactibar, leaf artist, tunay kang Asenso Kapinoy!